Pagkatapos, naranasan ni Kai Soto ang matinding pagsubok. Finally, nakabawi na ang ating idol, mga kapatrol. Almost 1 year nang consistent ang kanyang development. Pero saan banda? Nakabawi si Kai. Well, obviously, nakabangon na si Kai galing sa matinding injury sa kanyang likod na siyang dahilan kung bakit hindi siya nakapag-perform ng mabuti sa NBA Summer League. Itong injury na to ay siya rin ang dahilan kung bakit subpar ang kanyang performance ng FIBA World Cup dito sa Manila. At simula nung nag-fully healed na ang back injury ni Kai, ibang player na ang ating nakikita. Paglipat ni Kai sa Yokohama B Corsairs, ay doon nag-blossom muli ang kanyang basketball career, setting career highs and breaking its the next games. Ito na ang best run ni Kai sa Japan B League last season na kung saan pinakita niyang muli ang kanyang skills, speed and quickness, athleticism, at higit sa lahat, walang kahit katiting na traces sa kanyang back injury. In fact, mas bumibilis pa nga si Kai at mas lalong lumalakas ang kanyang katawan. Hindi pa man consistent ang kanyang laro every game, pero very clear na ang trajectory ng kanyang development ay pataas ng pataas. At dahil sa pag-angat ng laro ni Kai, ay ginulat ng gilas ang mundo sa last Olympic qualifying tournament na kung saan tinalo natin ang Latvia, ang 6th-ranked team in the world. At dinaig pa natin ang Georgia na merong mga NBA players. Gilas eliminated Georgia at ang Gilas ang naglaro sa semifinals. Dalawang mga European powerhouses ang tinalo natin sa Olympic qualifying tournament. Technically, talo tayo sa Georgia, pero tayo ang nag-eliminate sa kanila. Kaya dahil dito, ay literal na ginulat ng gilas ang buong mundo. At ganun rin ang Japan na kung saan, simula pa nung FIBA World Cup ay ginulat na nila ang buong mundo. In fact, sila ang best Asian team ng FIBA World Cup. The reason kung bakit nag-automatic qualify sila sa Paris Olympics. And in Paris, ay muling ginulat ng Japan ang buong mundo nang muntik pa nilang talunin ang France na merong Vek Wembanyama at Rudy Gobert. So isa lang ang ibig sabihin nito. Gilas and Japan basketball are now considered one of the powerhouse teams in the whole world. Kinatatakutan na ang Gilas at ang Japan sa mundo ng basketball. Hindi na makakasiguro ang mga European teams against Gilas and Japan at dapat na nilang seryosuhin ang laban. As of today, ay ang Gilas at ang Japan ang dalawa sa pinakamabigat na team sa Asia based sa mga recent performances. The top two best team in Asia. Kaya we have to be very proud dahil isa ng basketball powerhouse ang Gilas kasama ang Japan. I remember that there were times na tinamakan tayo hanggang biyante against European teams, but that is not the case now. Ang Gilas na ang nananambak ng mga European teams. Ito ang katotohanan na hindi pa masyadong nag-sink in sa mga casual basketball fans dahil nakatirik pa rin ang ating paniniwala na we are too short sa larong basketball. Well, hindi naman kailangan ng million Filipinos sa Gilas. We just need to look for 12 tall players na pwedeng maglaro internationally. And currently, ay merong napakatangkad na team ang Gilas, even taller than most of the national teams na naglalaro ngayon sa Paris Olympics, maybe except France. At sa issue na karamihan raw ay mga Phil-Am ang mga players. Well, kahit balik-balik na rin natin ang mundo, Pinoy pa rin sila. At huwag kalimutan na sina Kai Soto, Japheth Aguilar, Junmar Fajardo, Carl Tamayo, Kevin Kimbao, Scotty Thompson, Seiji Perez, at Calvin Oftana ay lahat sila homegrown. So that's almost 90% of the composition sa team. Only Dwight Ramos and AJ Edo ang galing talaga abroad. And of course, si Justin Brownlee, ang naturalized player ng Gilas, na halos lahat ng mga national teams ngayon ay meron ng naturalized players. At balitang NBA naman. Ngayon nawala na si Klay Thompson, tututok ang Golden State Warriors sa pagbuo ng kanilang mga lineup at rotation sa paligid ni Stephen Curry at Draymond Green. Bukod sa dalawang veterano ng Golden State Warriors,
ang natitirang mga pwesto sa starting lineup ng Golden State para sa 2024-25 NBA season ay sinasabing wide open. Ang tatlong natitirang pwesto sa starting lineup at sa rotation ay ituturing na wide open habang papalapit ang training camp. Dalawang manlalaro na inaasahan ng Golden State na gagawa ng malaking hakbang sa susunod na season. Ito ay ang kanilang 2021 lottery picks na sina Jonathan Kuminga at Moses Moody na ngayon ay kwalipikado na para sa rookie contract extensions. Ang parehong young players ay handang kumuha ng mas malaking mga papel para sa Warriors, kasama ang mga second-year players na sina Brandon Pajemski at Trace Jackson Davis na inaasahang mananatili sa roster matapos ang maraming trade speculation sa offseason. Ngunit wala silang matatanggap ng mga pwesto na basta-basta. Yan ay ayon sa source. At ang isang pwesto sa starting five, kasama sina Curry at Green, ay bukas para sa lahat sa roster. Gumawa ang Warriors ng ilang mga karagdagan sa offseason ngayong summer, kabilang sina DeAnthony Melton, Buddy Hield, at Kyle Anderson. Sina Jonathan Kuminga at Moses Moody na papasok sa kanilang ika-apat na season sa NBA ay parehong kwalipikado para sa limang taong extensions. At ang deadline para sa bawat contract extension ay ang huling araw bago magsimula ang 2024-25 season na karaniwan ay sa October. Kung wala silang pipirmahang extension, magiging unrestricted free agent sila pagkatapos ng 2024-25 season. Si Jonathan Kuminga ay kwalipikado na pumirma ng limang extension na nagkakahalaga ng hanggang $224 million. Habang ang kontrata naman ni Moses Moody ay maaaring umabot mula $11 to $13 million bawat season. Ang mga pag-uusap tungkol sa extensions ng mga players na to ay hindi pa naging pangunahing usapan para sa Warriors. Ngunit sinabi ng general manager na si Mike Tanlivy, "That stuff will pick up. We want those guys here. We believe in them. We drafted them." Naniniwala si Tanlivy at ang Golden State Warriors sa batang duo. At ngayon ay nasa kamay na nina Kuminga at Moody na patunayan na sila ay karapat-dapat sa starting lineup habang nagsisimula ang bagong era ng Golden State Warriors basketball. Hindi lihim na pinahalaga ng Warriors ang kanilang core ng mga batang star players. Kahit na inaalok ng pagkakataon na makagawa ng malaking upgrade sa kanilang starting five sa pamamagitan ng posibleng trade kay Lauri Markkanen, iniulat na nag-atubili ang Golden State Warriors na isama ang second-year guard na si Brandon Pajemski sa deal.